Hi mga ka-native, happy 10,584 subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Kanalay po yung mga natitira nating mga sisyo dito sa mga kulungan. Yan, meron tayong pito dito, malalaki na. Ganda din ang katawan. Pinapakain ko dito, purong-purong crumbles yang lang. So, tinatawag to na, ano, na Pelmico Growex, pang broiler tong ng patuka na to. Galing po yan sa mga poultry. Kaya ganyan kaganda yung mga manok natin. Dito naman sa kabila, meron tayong anim. Ano? Hindi talaga nitong babae na to. Yan, pero yung mga kapatid niya, lalaki na. Itong mga babae kasi medyo maliliit talaga. Ito lalaki ato to. Ganda ng katawan. Ano? Yan ang tubig. Dito wala na, bakante na. Meron tayo na iwan dito, tatlo. Mga 2 weeks pa siguro to bago mababa. Sa ngayon purong crumbles lang muna para mabilis tumubo yung balayibo nila at saka mabilis silang tumaba at lumaki. Non-stop eating po yan, tapos palit ng tubig umaga tsaka hapon. Dito naman sa kabila, meron tayong 5. Marami pang kalbo. So mamaya hapon, balita naman tayo ng tubig. Papansin nyo talaga, konti lang yung mga sisyo natin, no? Para mabilis po silang lumaki. Kasi kapag crowded po sila, para napapansin ko, mahina talaga silang lumaki. So ito, siyam to sila, 5 dito, 4 dito. Tapos, dinagdagan ko na ng isa, para 5 din po dito. Medyo matagal talagang lumaki, basta't madami sila. So maganda sa isang kulungan na half meter by half meter, tapos nandun yung nanay nila, is maximum tayo hanggang 7 or 8. Yan. Hindi po kayo lugi dun kasi mabilis pong mababa sa range. Nakita nyo naman nung nakaraang buwan, nagbaba tayo ng 7 weeks lang, no? Yan. So sa ngayon, may 8 weeks na. Kasi medyo marami yung mga sisyo dito. Yan o, nagkasugat ng isa sa kanyang kuko. Naubusan tayo ng kikil. Pero mabilis lang yung gumaling. Sa mga sisyo natin, meron talaga nagkakasugat-sugat. Meron tayong vlog, no, kung ano yung gamot para sa mga sugat na mga manok natin. Ito, medyo kalbo pa. Meron talaga tayong breed na ganito. Pero after mga 6 weeks, yan, tutubukan na ng balayibo yan. Dito naman sa kabila, meron tayong 4. Malalaki na rin to. Yan. Merong ano, nakata to ng ating ulikba. Kasi abuhon yung ano natin eh. Kulay abo yung ulikba natin. Lalaki. Yan, lalaki yan. 2. Ay, 3 ata sila. Ito na isang yung babae dito. Laki ng mga butsi, no? Dito, yung naiwan nating 2. Yung butsi kasi nila, medyo ano pa, wala pang balayibo. Tsaka yung isa sa likod niya, tsaka sa pakpak niya, wala pang isang balayibo. Kaya iniwan ko dito. So sa ngayon, yan muna yung papatuka ako sa kanila. Crumbles lang muna. Grower. Growex. Yan, may tubig yan. Para mababa na natin agad sila. Mga 5 days to 1 week. Baba na yan. Ito yung mga ibababa natin. Meron tayong 4 na ibababa dito.
blur yung camera. Focus natin. Lakas ng kumain ng pagkain ng breeders. Ready, ready na. Pakainin nyo muna bago ibaba sa range. Yan, kasi talaga maninibago sila pagdating sa range. Dito naman meron tayong apat. Yan. Okay, siguro itong dalawa. Yan, oh. Saka ito. Yan, iwan lang natin kasi medyo kulang pa yung balahibo nila. Siguro mga 3 days pa yung dalawa bago ibaba. Pero yung dalawa na to, itong babae tsaka itong yung lalaki na to, bababa na natin yan kasi maganda na yung balayibo nyo. Ayan. Purong-puro na po yung binibigay ko, wala ng crumbles. Yung gagawin na natin sa dalawa na yan, yung ititira natin, pakakain natin ng konting crumbles para tumubo agad yung balayibo nila. Kapag nasa rinches sila, napapansin ko, mas mabilis sa gumanda yung balayibo nila. So dito meron tayong tatlo na ibababa. So hintayin na lang natin na mabusog sila at saka uminom bago ibaba. So nasa mga 8 weeks na itong mga ito. Ito yung mas bata. Pero okay na okay yung balayibo nila. Tsaka malaki na rin. Dito tatlong lalaki. Gagawin talaga natin itong mga materials para sa mga manok natin. Para sa magiging sisiw natin. Kasi alam ko malalaki talaga itong mga manok na to. Kasi malaki yung mga parents nila. Tsaka maganda talaga yung patukan na ginagamit natin para dito sa mga sisiw natin. Kaya asahan natin to na talagang mapaparami natin yung mga manok natin. Sa lahat ng ibababa natin ito yung mga pinakabata. Pero ito yung pinakamalaki. Kasi nga konti lang sila nung dinagay natin sila sa kanilang brooding pen. Kasabay ng kanilang nanay. Apat lang po sila. Yan na. Napakalaki po, napakabigat. Siguro lalaki to. Yan kasi parang yung crowns niya. Yan o. Buwan na natin. Ito naman yung susunod, lalaki pa rin. Busog na, malaki na yung butsi. Talagang materialis talaga to. Napakalaki, napakabata pa nito. Ito yung pangatlo. Parang babae yata, green legs. Parang puti yung kulay niya. Ngayon lang po ako nakapaglabas ng ganitong kulay. Baba na natin. Ito yung pinakamalit sa apat. Lalaki. Pero lalaki pa to. Ito babae yata. Kasi talagang short na short yung crowns niya. Yan. Yellow legs. Sa lahat ng babae, ito yung pinakamalaki na ibababa natin ngayon. Ito talaga yung isa din sa paboritong kulay ko. Ito yung marami natin mapaproduce, ganito yung mga mukha talaga. Yan, ito yung signature ng mga manok ko. Itong itsura na to. Lalaki. Ito, sure na lalaki to. Kasi yung crowns niya, oh. Yan. Tsaka napakabigat po talaga nitong sisiw na to. Yan, yung balayibo niya tumutubo na, siguro dilaw to, or pula, not sure lang. Pero talagang lalaki to. Talagang materialis talaga. Tingnan nyo, napakaganda. Ito kulay pula. Pero yung ano niya, yung buntot niya parang down. Meron kasi tayong breed na ganyan dito. Yun o, napakabigat yan. Tsaka napakalaki. Materialis talaga. Ito yung panguli, lalaki. Baba na natin. Yan na yung mga binaba natin, oh. So, usyam yan sila. Pakainin natin yung mga nasa range natin.
Ngayon po ay pakakainin na po natin yung mga breeders natin na nasa range ng pre-conditioner feeds. Yan po yung may halong vegan PDP pellets, yung color pula, tsaka trigo, at meron ding crack corn. Marami po nagtatanong sa akin kung saan nga ba daw makikita yung trigo. So, yung trigo, nationwide naman yan. Yung itsura niya parang palay, no? Parang grains. Yun yung itsura niya. At yung kinagandaan lang kasi sa trigo, mas mura siya kumpara sa crack corn. Yung benefits niya medyo katulad din po ng crack corn. Pero yung crack corn kasi dito sa amin, umabot na po ng 27 pesos per kilo. Tapos yung trigo, nasa 17 to 19 pesos per kilo lang. So, napakalayo po ng diferensya nila. Kung wala pong ganitong patuka sa inyo, pwede po kayong gumawa ng ganitong patuka. Bumili lang po kayo ng mumurahing pellets. Haluan nyo ng trigo, tsaka crack corn. Itong ganitong klaseng patuka is organic po talaga. Tested na tested dito sa mga manok natin. Mas maganda kasi kapag may pellets, mas lumalakas yung immune system nila. Pero kapag purong pellets lang po kasi, mabilis lang pong gutumin yung mga manok natin. Kaya nagbibigay talaga tayo ng crack corn, tsaka trigo. Yan, para medyo matagal din pong matunaw. Kasi kapag purong pellets lang po, talagang napakagastos. Kasi mabilis lang po talaga matunaw yung pellets. Lalo na umiinom ng tubig yung manok natin at nag-change po tayo ng twice a day. Umaga at tsaka hapon. Yung mga bagong baba natin, binigyan ko rin sila dito sa likod. Kasi talagang naninibago yan sila. Nagbigay din po tayo ng ipilipil sa mga manok natin. Kasi maraming ipilipil dito sa amin. So sayang lang. Kaya pinapakain din po natin sa mga manok natin. At saka marami din po yung protina. Magbibigay din po tayo ng damo na paborito nila. Di ko alam kung anong tawag dyan. Basta ganyan yung dahon niya. Tsaka nakikita niyo naman yung bulaklak kanina, no? Yun po yung itsura. Marami din po kasi tumutubig dito sa amin. Talaga napaka-bless natin dito sa nabili nating lupa. At saka ito po talaga yung paborito ng mga manok natin na damo. At saka hindi madaming daling hanapin. Kahit saan lang tumutubo talaga. Tignan nyo, lakas talaga nilang kumain. Yung pagbibigay ng damo, hindi na po nakakatulong sa mga manok natin yan. Nakakatulong din po yan sa mga katulad nating farmers na makatipid din po sa patuka. Kasi nabubusog din po sila sa damo, no? Bigyan na po natin sila ng tubig. Yan, para matunawan sila at tutuka na naman. Para mabilis pong tumaba at mabilis lumaki. Yun mga ka-intim, sana may mga natutunan naman po kayo sa vlog for today. Shout pala kay Kenneth Doron, kay Kent Z from Makilala North Cotabato, Baron Sarmiento, maraming salamat po, Pacman Galion, Shans Backyard, yan, supported din po to, Jayel Escoto, Stephen Radunel, Rex Saligumbay, Elizar Formeloza, RJ Ricky Habaga Channel, maraming salamat po. Charbel Salmo, napaka-supportive talaga. From Tarlac, Kuya Kev from Abra, Alfredo Lucille, yan. Alfredo L. Lucilia from Tambulig, Zamboanga del Sur, Jael Escoto, Min Olivario, Del TV, at kay Ma'am Princess na sa atin na talaga napaka-supportive sa mga videos natin. Mga kanindi, kung gusto nyo po magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng comment section at automatic yan. Isa-shoutout kayo sa mga susunod nating videos. Sa mga bago nito na padaan lang, please subscribe po and click notification bell below para ma-notify kayo sa mga videos. At saka sa may mga tanong, mag-iwan lang po kayo ng questions sa ating comment section at kapag nagka-time tayo, sasagutin po natin yung mga katanungan nyo at mga komento nyo. Yun lang po mga kanindi, at kita-kita sa susunod kong video. Bye-bye po.